Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na bibingkang malagkit. Para naman po tayo maiba, sa kakanin naman po tayo. Ito lang po ang mga sangkap niya. Malagkit, brown sugar, white sugar, coconut cream, and coconut milk. Ganito lang po yan. Ito po, hinugasan ko na po ito. Ngayon po, ito po ay apat na takal. Ito po yung pantakal niya. Ngayon, lalagyan ko po siya ng coconut milk na apat na takal din para po sukat na hindi siya lalata. Pag gumagawa po nito, isinasahin ko na po siya sa gata para po mas malinamnam. Yun naman pong iba, kung gumawa nito, hinahalo po nila din sa gata din po. Pero ako, mas gusto ko po yung isinasahin ko sa gata. Tsaka liligyan po natin siya ng McCormick Ubi flavor para po mas masarap siya. Okay? Po, isasalam po siya sa okay, salam ko muna po siya sa rice cooker. Okay, habang nakasalang po yung aking sinaing na malagkit, gagawin ko na po itong coconut cream. Gagawin ko po siyang caramel ko po siya. Ayan. Ayan. Diligyan ko po siya ng isang cup na brown sugar. Hindi po natin siya titigilan ng halo hanggang sa lumabot siya. Ito po yung gagawin nating topping sa ating bibingkang malagkit. Kasi po dalawang pong klase yung bibingka na tawag. Yung pong isa, yung bibingka po ba na nabibili natin pag simbang gabi sa gilid ng simbahan. Pero, iba po ito. Panoorin nyo po ang gagawin kong bibingkang malagkit. Okay. Ayan, palalaputin lang po natin kung gusto nyo pong, yung pong anak ko kasi gusto niya, medyo matamis talaga yung ibabaw, kaya pwede naman pong magdagdag pa po ng konting sugar.
Ayan, konti lang po. Kasi yung anak ko gusto niya, matamis ang ibabaw. Okay. Malalaputin lang po natin. Okay, ito na po, may ano na po ito, sticky na po itong aking kinaramel na coconut cream. Ayan. Paaanohin lang po natin ng bahagyang-bahagya na lang. Pag marami sa ibabaw ng malagkit, talaga pong ito yung nagbibigay ng flavor sa bibingkang malagkit dahil po talagang magatang-magata siya. Okay? Pwedeng-pwede din po itong iahin nyo sa New Year kasi po may kasabihan tayo na maganda ang may malagkit pag New Year. Okay na po ito. Okay. Babalikan ko po ito. Mamaya lang po, hihintayin ko lang maluto ang aking sinaing na malagkit. Okay? Mamaya ulit. Okay. Luto na po ang aking sinaing na malagkit. Kaya po, tuloy na po tayo sa pagluluto ng ating bibingkang malagkit. Ito na po. Ito po ay isinain ko sa gata. Pwede rin po naman, nasa choice nyo yon, meron naman iba, hinahalo nila sa gata. Ayan. Sinain ko na po siya. Oh, ang bango-bango. Diyan ko na po siya ng sugar. Ang gagamitin ko po dito ay sugar na white. Kasi meron po siyang ubi flavor para po hindi siya masyadong maging dark. Lalagyan ko po siya ng 1 cup sugar. Kung medyo po matabang, pwede naman pong maghabol. Okay, umpisahan na po natin ang paghahalo. Saan lang po natin ng kalan. Okay. Habang pinakukunat, habang hinahalo po ito, habang pinakukunat, ipapaset ko na po yung ating oven sa 350 Celsius. Alam nyo naman po, nung araw po kasing nagluluto ako nito, nung dati, ang gamit ko lang po ay bread toaster. O kaya po, pag naglalagay na ako ng topping sa ibabaw, ang ginagamit ko po ay, yun po bang iyero, ziligyan ko po ng baga yon. Tapos nasa ilalim siya. Nasa ilalim tong bibingkang malagkit. Tapos, yung tong ibabaw ng iyero, nilalagyan ko po yun ng uling na nagbabaga. Yun po ang nagpapabrown ng topping. Talaga pong masarap at napakabango. Eh ngayon po, medyo moderno na tayo. Moderno na po talaga. Siyempre, may oven na. One click lang. Oven na lang po ang ginagamit ko. Okay? Anak, pakiano mo nga itong oven. Okay.
Okay na po siya. Papatayin ko na po para ilalagay ko na po sa ating dalagyan. Okay na po to. O yung langis ng latik. Lalagyan po natin ng ating napakakunat. Ayan. Paplat lang po natin. Po, ito po yung ginawa kong kinaramel kong coconut cream. Ayan po. Lalagyan po natin siya ng topping sa ibabaw. Masarap po. Marami nito. Okay na itong ating oven, i-bake na po natin siya. Okay, hintayin lang po natin. Okay, ilalagay na po natin ang ating bibingka. Ayan. Babalikan ko po siya after 25 minutes. Okay. Ilaano po, naka 25 minutes na po tayo. 25 minutes na po. Ilalagay ko po siya sa 375 Celsius para po mag-dart siya. Mag-dart yung ibabaw niya. Okay? Ayan po, mga 15 minutes. Okay. Okay, luto na po ang ating bibingkang malagkit. Siya nga po pala, yung pong kanina, sa unang pag-bake, 350 degrees Fahrenheit. Tapos po, after ng 25 minutes, lalakasan po natin sa 375 degrees. Ngayon po, tapos na. Naka 15 minutes na po. Hahanguin po na po. Okay. Wow! Heto na po ang ating baked bibingka na malagkit. Ayan po. Palalamigin lang po natin siya bago natin po hatiin. Okay? Iyon po na lang. Okay. Itiwain na po natin ang
bibingkang. Malagkit. Bango-bango. Grabe. Okay. Oh! Napakasarap! Tara! Heto na ang napakasarap na bibingkang malagkit. Tamang-tama ito pag New Year, pang-ahin sa mesa. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Tara, merienda na sa napakasarap na bibingkang malagkit. Bubus!